They began bilingual referee, Mr. Verwet. Is actually his last name. That's right. So Samuel Verwet, 55 years old from New York. He's worked over 25 world championship fights. Gore's on a roll. He has won his last 10 fights. He's known as a stylist. Si Montiel naman is known more of a knockout puncher. Meron nagsasabi na medyo may pagka-awkward yung style nitong si Fernando Montiel. But he makes up for that by the power in his mitts, kung bagano. But sabi mo nga, si Zee Gores has been known to be a stylist. Masarap panoorin kung gusto niyo makita yung talagang science of boxing. That is exemplified by the kind of game that Zee the Dream Gores plays. The factor going against si Montiel is that he has not fought since May of last year, kung saan natalo siya by a split decision in a bid for the WBO Bantamweight Championship. Pinalo siya ni Johnny Gonzalez. So that was a long time ago, May. So a lot of months of inactivity for Montiel. Will Gores be able to take advantage? That's at least 9 months na hindi lumaban. Ito si Fernando Cochulito Montiel. Arrived here in Cebu about a week ago. At he was prepared to face a hostile Cebuano crowd. Was pleasantly surprised that he was warmly welcomed by the Cebuanos. Well, nag-usap kami kanina, no? At sabi sa akin ni Montiel, he is very, very confident of winning not by decision but by knockout. He's gonna take his time, sabi niya, but that knockout will come. And he's dedicating this fight to his wife, si Angelica, who is 4 months pregnant. He's expecting his first boy, si Montiel. He tasted his first punch from Zee Gores via that right, short right by Zee the Dream Gores, whose name is being chanted now. As can be expected, the crowd solidly behind the hometown boy. He actually now plays out of Mandaue, Cebu, which is the city next to Cebu City. Malapit na malapit. Ooh, good right there by Cochulito. Biglang naging aggressive, no, si Montiel. The first 2 minutes of this first round, parang tinitingnan-tinglan na si, ano, si Gores, pero ngayon, he's beginning to unload. Slowly but surely, he started to show his offense. Ito, no? Montiel. And referee Verwet immediately cautions Zee Gores for going low. We've got an excellent set of judges, si Raul Caiz, Kenny Nelson of Minnesota, si Chuck Yampa, who was here in 97 to judge the Luisito Espinosa-Manuel Medina fight, Battle of Luneta. Manila Bay. Of Manila Bay, rather, at the Luneta. Nanalo yung si Espinosa. So this is his second trip to the Philippines. We're talking of Chuck Yampa, who has been a referee and judge since 1984. Alam mo, Montiel's reputation precedes him. And dito nakikita natin ano, na may katotohanan yung mga balibalita na malakas manuntok. Ano? Very crisp yung mga suntok ni Montiel. But Zee Gores is holding his own against Fernando Montiel. And Gores certainly looks very determined. So action from the first round of the scheduled 12-round championship fight between Zee Gores and Montiel, the champion from Mexico. Ako, hindi ko pa nakikita yung timing ni Montiel. A little That's bit right. off timing, off rhythm sa first round. But narinig natin si trainer Edito Ala Villamor cautioning Gores na kailangan na tumiming. At sabi niya, mabagal pa itong si Montiel. Gamitin mo yan. Pasukin mo na. A very slow start for the Mexican. At tama yung sinabi ni Edito. Good combination. Yes, nice combination. Yan ang dapat gawin ni Gores. No? Hindi lang yung kanyang right jab. Kaliwete si Gores. Dapat sundan niya yung kanyang jab with a nice left straight. Keep Montiel on the defensive by throwing a lot of punches. Oh, Tautugan. Yes, and Montiel immediately. Very early, Tautugan. And referee Verwet says nobody stops the fight except me. Immediately establishing the authority inside the ring.
Samuel Virouet of New York. Ako binabasa ko ang style na pinapakita dito ni Montiel. I think he's looking to counter. Yeah. I don't think he's showing too much aggressiveness. Para pinapapasok niya si Gores, tapos ka-counter. Niya. Oh, pinauuna niya si, ka-counter. Si Gores. Buchoy. Yan po ang pangalan. Oh. Na marami nito nagtatanong, no? Bakit ang pangalan ni Gores ay Z? Actually, ang kanyang pangalan originally is ZC, no? Z is for his mother, Zita. Tsaka yung C is Celestino for his father. And that's his actual name, ZC. But he dropped the C, naging Z na lang siya, no? Well, let's hope he doesn't add any more Z's to that. Dahil dito ang gusto niyang magkaroon ng maraming Z ay ang kalaban. No punching on the break. The two boxers are warned by referee Virouet. Okay, compilation again by Z Gores. Dahil sa ating pahilala, no, ang bakbakan po sa loob ng ring, hindi lang nakapanay dito sa Cebu o dito sa Pilipinas. Dahil ang battle ay Cebu ay ipinalawas ng live sa pay-per-view at kasalukuyan din po napapanay sa ating mga kababayan sa gitnang sarangan o sa gitnang silangan at sa Europa. At ang replay po na makalaman ngayong gabi ay dito nyo rin mapapanood sa pay-per-view. Mabuhay po kayong lahat saan mang kayo naroroon at sinusuportahan ang ating kababayan Pilipino na nagnanais na makapagdala ng hanging corona sa kasalukuyan sa Pilipinas. Parto, napapansin natin, tumataas ang confidence level ni Gores. Yes. I think he's realizing na wala sa timing si Montiel. Oh. At namumula na yung mukha ni Montiel. Oh. But he tries to launch an attack and Gores slips away. Maganda ang footwork ni Gores in moving away. Great defense he's showing. Remember that Z Gores, together with Ray Boom Boom Bautista, trained for 1 month dun sa Wild Card Gym in Los Angeles, California, under the tutelage of Freddie Roach. Of course, kasama pa rin nila si chief trainer Edito Ala Villamor ng Ala Boxing Gym. Well, whatever napot na natin na parang wala pa sa timing si Montiel, you must remember he's a very dangerous puncher. All it takes is one punch. Ooh, and you right, know that he can right. hurt you with one punch. Alam mo, nakausap ko rin si Roy Dominguez. Si Roy Dominguez, isang Pilipino po na nakalaban about 3 years ago ni Montiel. Pinabagsak ni Dominguez actually ito si Montiel in the first round. Pero hindi po doon natapos ang boxing. Pagdating na second round, pinabagsak naman ni Montiel ng 3 beses si Roy Dominguez. Ito, kanina pa tumunog ang kampana. Pero nakakagirian pa rin ang dalawang boksingero, Fernando Montiel, the champion from Mexico, and Z Gores of Cebu, the challenger. That is the end of round number 2. Quedamos, cabrón. En lo que quedamos, pandillero, lo quiero, cabrón. All right, tignan natin ang ilang excerpts will last round number 2 of the Schedule 12 rounder. Hindi nakatamaan doon, pero nakatamaan ng ulo. At dito nakita natin sa round number 2, maganda pinakita ni Z Gores. At narinig ko, sinasabi ng mga kapatid ni Montiel, ano, ha? Kung anong gusto nila mangyari, kinito ano ba sabi?